Bongo Band. Kanta. Kanta ba? Kanta mo. Say. Talipot. Anyway, guys, galing ako sa Saturday ngayon, guys. So, galing ako sa kaibigan namin Pinoy dito, nagpagupit. So, yun, kita nyo naman. Next week na yung uwi natin. Sabado ngayon. Overtime, guys. Kung napapansin nyo, nakadamit ako ng pang-work. Overtime ngayon. Pera. Cash jam. So, matatanggap ko yung pera by Friday next week. So, yun, Friday may pocket, may pocket money ako next week. 400 din yun, guys. Dollars. In one day. Sana all! Hindi, trabaho ko na ngayon, guys. So, yun, update lang. Hanggang makauwi kami ng Pinas. So, doon na siguro kami. Sa akin pala mapupunta yung pera. Hindi pala sana all. Sana all. Ako pala sana all. Yun pala ang sana all. Anyway, guys. Doon na kami ng... Punta na ako ng work ngayon. Magti-12 na, so yeah, well, ay magi-11. So 12 yung work ko, guys. Magluluto muna ako ng adobo saglit. And yeah, kita-kits, guys. Hi, Tina. Hi. Hey, guys. Papunta ako. Yeah, we're going to the shop. Sunday ngayon, guys. So the only day off ko ngayon. And yeah, tingnan nyo, guys, ang ganda nito. See? Yun! Ganda, di ba? O nga pala, guys, update lang. So, marami na kaming hindi na kwento sa inyo. So, yan, nakabili na kami ng bagong sasakyan. And, hindi na namin na-vlog to. Dahil talagang busy. Alam nyo naman. So, lagi kong binabanggit sa vlog ko yung busy. And ngayon, actually kahapon galing din ako ng work, yung nag-vlog din ako kahapon, so parang hindi na rin natapos yung araw ko doon. But ano? And yun, parang hindi na rin natapos yung araw ko kahapon kasi yeah, nag-work lang naman ako, extra bayad lang, cash job. And last week ko na rin ngayon para magtrabaho ng cash job. So ang mangyayari eh antayin na lang namin yung weekend. Yeah. Antayin na lang namin yung weekend, guys. That's what you pull when you gonna yon. Open the door. But don't pull it because you're gonna open the door kasi, and it will hit some car. Okay? Kasi, guys, last weekend na namin dito. And next Saturday, tawag dito, next Saturday, yun yung biyahe namin papuntang Pilipinas. So, talagang babiyahe na kami doon. And yeah, excited na ako. Uwi na. Excited ka na ba, love? Excited na ako kay Jollibee. Jollibee lang talaga. So, unang-una namin gagawin agad. Pinakaunang gagawin pagdating ng airport. Kakain after. Labas kami. Then may mga kaibigan siya. May kaibigan namin na susundo sa amin. Pinsan ko, tito ko. And yung parents niya, of course. And yung kapatid niya. Susundo sa amin sa airport with Jollibee ba? Or kakain talaga sa Jollibee? Hindi. Baka ano lang. Baka mag-take away na lang tayo ng Jollibee. Baka kakain tayo sa menu. Ha? Huh? Ah, okay. So, ayaw pa kasi parang nasa... Hindi kasi ang unfair no. Oo nga. Ang unfair... Ako lang yung may gusto ng Jollibee. Hindi. Gusto ko rin talaga ng Jollibee. Kami dito sa Australia. So... Wala kasi talagang Jollibee dito, guys. Kaya yes. Mamimiss mo talaga. Lalo na ako. Yeah. Pag 4 years ako, walang uwi ng Pilipinas. Yes. So, pinaka... Yun yung pinaka-excited na feeling sa kanya ngayon. Na talagang kumain yung Jollibee. For almost 4 years, hindi talaga siya nakakain. And nag-crave siya before pa talaga. And ngayon, 1 week na lang, guys. Lapit na. Buti na lang talaga hindi ako naglihis sa ano sa Jollibee. Nung nagbuntis siya, oo, tama. Kasi talaga naman. Kasi talagang maka-uwi si Marco ng Pilipinas. Pero anyway, papunta na kami ng... ano ngayon, shop, and wala kami masyadong
itinerary, parang ano lang din. Gala-gala. Kasi gala-gala. Andito si Athena eh. Nahiram namin kahapon. Pinagbigyan namin kasi laging wish nito na ano, na matulog ulit sa bahay. Yes. Hindi na namin napatulog kasi andito na si Tali. Tapos ang hirap, lalo na nung baby pa si Tali. Sana ma-upload ko rin tong vlog na to guys bago ako umuwi ng Pilipinas para yung vlog namin pa uwi ng Pinas is separate na lang. And alam nyo naman guys, tomorrow babalik na naman ako sa trabaho kasi kahapon nagtrabaho ako. Ngayon, day off ko. And then bukas trabaho ulit. So parang, alam nyo yun yung trabaho. Plano nga namin ngayon, weekends. Kung wala akong pasok, babiyahe kami. Banat kami kasi talaga namang kailangan ng pera pag uwi ng Pilipinas. And yun, wala kaming masyadong gala muna dito kasi doon na susulitin na namin yung gala doon. Either magbi-beach, kung saan-saan. Alam niyo naman, marami din yung umasa sa amin doon na excited din sila para sa amin pag-uwi. Lapit na kami guys. Parang parang kinakount ko yung days. Oh, ang tagal nga ng oras ko sa work eh. Yung sinabi nga magtrabaho ako sa work, I mean magtrabaho ako sa weekend, sabi ko, ano naman, parang matagal na naman yung araw matapos. And then, isang araw ngayon, ang bilis lang, anong oras na ngayon? Alas 9 agad, ng umaga. Ang aga namin nagising kanina, mga 7, and then, nagigahiga pa, tagal pa bumangon, 8. Ako bumangon na ako guys, pinaliguan ko na ang mga bata. Oo, bumangon na ang 8, tapos, nagluto, nag-breakfast, wala lang ako, hindi na ako naligo eh. Kasi naligo na ako kagabi guys pag-uwi, galing work, and talagang pagod pa yung katawan ko. And okay lang kasi malamig naman dito, hindi talaga siya, sensya na kayo guys, wala akong lagayan ng phone, kung meron man, nakaganyan. Ay, pwede pala yun. Pwede pala lang. Pwede pa lang. Yun. Pwede din tayo eh. Anyway, kakat ko na lang yung iba dyan. So, paplano kami guys. Either hatid kami ng kapatid niya sa Sabado or magpa-park na lang kami dun. Kasi iniisip ko rin yung pagbalik namin dito. And also, gagala kasi kami dun. Parang, kunwari, punta kami ng city, punta muna kami ng DFO, hanap-hanap muna kami dun ng mabibili ko. Mabibili? Wala na, pero nag-ano pa, nag-iaya pang gumala. So, nag-iaya ako gumala. Posible, alam niyo yun guys, yung last time, may vlog ako, kung napanood niyo, may vlog ako sa, yung ako lang muna umuwi, December yun, yung December ba or June? June nata, nung yung graduation niya, last uwi ko na nasa Pinas pa siya, yung asawa ko. Nandun ako sa DFO noon sa airport na ng Brisbane. Tapos Black Friday yun eh. Nakabili pa ako ng 3-4 na sapatos. Nagkasya ko pa. Talagang rearrange ko yung lahat ng baggage ko. And then lahat ng box ng Nike or ng sapatos, tinapong ko na. Kasi hindi nakasya sa bag. Tapos mabigat na rin. Tapos pinagkasya ko pa. Hassle nga yung araw na yun. Pero dati kasi guys, mura lang din yung ticket tapos 30 kilos. Walang light economy dati. Bago lang yun sa Singapore Airlines guys. Light economy ngayon lang yan. Kasi dati, economy lang. Tapos 30 kilos yung pinaka minimum and maximum nila. Na ang maximum naman, syempre pwede kang mag-add. Ganun. Pero yung minimum talaga nila 30 kilos and 7 kilos sa cabin. Ngayon may 25 kilos na sila guys and light economy. Yung light economy na presyo, yung mga $900-$800, yun na yung pinakamura dati na economy. Yung business class nga dati nasa mga 1,300-1,400 lang eh. Ngayon yung mahal, $4,000. Simula nung nag-COVID, grabe. Parang bumawi ang mga airlines. Oh, bumawi yung airlines. Pero, syempre, yung mga tao naman, parang sabik na makauwi. Dahil talagang ilang years din sila nakauwi. Si Catrice, ilang years din siya hindi nakauwi. Kasi nung pagpunta niya dito noong 2019, plano agad namin umuwi ng 2020. Kumbaga, umuwi tayo dun. Ganun. Siyempre, may trabaho, okay naman, wala namang problema sa pera, lalo na dito ka. Umuwi kami dun. Tapos nagka-pandemic. Biglang lockdown. Tapos yung
Namatay pa yung ano niya, lola niya doon. Gusto niyang umuwi, hindi makauwi dahil ganito, ganyan, COVID. Ayun. Tapos nung umuwi din sila mama, ako pala, umuwi ako nung sinundo ko yung pinsan ko. Four months ako doon sa Pilipinas, na-stuck. Pinsan ko, pamangkin pala, sorry. Yung sinundo ko yung pamangkin ko na underage, eh ako lang yung may trabaho nung time na yun. Ako lang yung nag-Uber, so hawak ko yung... Ako lang yung may trabaho nun. Ah, walang trabaho? May trabaho, yung ganyan. Basta ako lang yung walang trabaho dati, and then... Ako lang yung parang hawak yung oras, so... Ako lang yung pwede makauwi. Eh, si ate, walang trabaho, pero may mga bata kasi siya. Si Athena, and si Neil, and si Wayne dati. Sobrang ano pa, bata pa. Hindi pa pwedeng maiwan. Kasi 3 months bata si Wayne nun eh. Hindi, parang ano? Kakapanganak ko. Month ka ba umuwi? June, July? July. February si Wayne. Mga 5 months. Yeah. So... Huh? It's like a bitch. So, may mga bata dito guys. So, lapit na kami sa shop guys. Update na lang later kung ano mangyayari. Pero, life update lang to. Kasi, kung maikli man yung vlog natin, sasabay ko na lang sa pag-uwi. And, yun. Kasi excited na kami guys. So, gusto kong i-vlog lahat para hindi ko ma-miss yung mga moment na ano, na masaya. Kasi alam ko, masaya yan pag-uwi ng Pilipinas. At ano-ano na lang. Although may mga hassle talaga kasi syempre kasal pinaka main talaga na rason niya ano bakit uuwi kami is kakasal kami ulit dun sa church wedding naman yun, so walang problema dun kasi naka-prepared na lahat, nagbayad na kami, and kahit yung mga after party okay na, pinag-ipunan na rin namin, kaya rin trabaho ng trabaho kasi short, masyo-short kami dun kung wala kaming extra kayod. So at least meron naman kaming mga ano, meron naman kaming pocket money. So pwedeng-pwede na 'yon. Hindi na masama for our tawag dito lang allowance doon. Kasi lahat ng mga kahit pagkain, yung mga baboy na pinalaki doon, ready na. Bali ang gagawin na lang talaga namin yung allowance namin doon na mga extra, kain, ganun. Tapos nga pala guys, nakabili din nata ng sasakyan. Ewan ko kung totoo na ba yun. Basta nakabili ng sasakyan sa Pilipinas. So, abang-abangan nyo na lang sa vlog namin. Sa Pilipinas naman yun. Iba naman yun. So, yun. Peace out. Dito na kami guys. Mura ng mga jacket dito guys. So, gaganda. Mga branded. 43 lang. Jack Jones. Ito, Michael Kors. 80 something to eh. You know, gumumura lang ng mga jacket guys. Kasi mahal to sa ano eh. Sa mismong shop. Dito pala kami sa TK Maxx guys. Ang daming mamumura ng mga damit dito. Wala na rin kasi kung idadagdag eh. Mga branded guys. Gusto nyo yung branded dito kayo bibili. Ang dami dito guys. TK Maxx yan. TK Maxx. May pang bata, pang babae. Marami dito. Andito rin pala sila, Catrice guys. Yung Lakers. Nakita akong Lakers guys. Pants. Ito din, oh. Lakers din to. Ganda. Gagi. Ganda makabili nga nito. Gahanap pa naman ako ng mga cargo guys. Yun ang mga ganito. Cargo pants. Bagay na bagay sa... Jordans na. Guys, andito na naman kami sa JB Hi-Fi. Gala ng gala, guys. Oops, maka-copyright. Mama, natagitan na. Gala. Gala, guys. Gala is life. Daming mga gadgets dito, guys. Napakaganda. Napakamura pa. Let's go. Ito? Yeah. Vacuum. Robot. Kana, sige rin naglimpyo. Yeah. Naya battery lang. Kani yun? I have this one. Ayun na guys, yung future fridge namin. So, not Ninebot, Xiaomi. This is Ninebot design.
It's good. I'ma buy $1,599. Wala, behave lang ang talipot namin. Behave lang. Gusto niya yung bago niyang stroller. Yung bagong stroller pang Pilipinas. Lightweight lang kasi guys, kaya bumili kami ng isa. Pwede sa cabin. Yes, pwede sa cabin. Ano lang siya, 6 point something, hindi siya umabot ng 7. Tinatry namin ngayon kung matibay ba. At matibay nga. Matibay naman siya. Grabe ka naman. So tayo ng ano ngayon, Big W. Bibili ako ng luggage na 1.5 lang ata yun or 2. Oo, yun, 20. Or 1.9 or 1.5 kilograms lang. Lightweight lang guys kasi pang ano lang luggage lang. Ah, pang ano lang siya, pang cabin. Eh, 7 kilos lang. So 5 kilos na lang yung ano namin. Mabibili. I mean, malalagay. Spider-Man, eh. Hilig pa naman ako sa mga ganito. Kaya lang, walang masyadong paglagyan. And siguro, pagbalik na lang, guys. Pagbalik na lang galing Pinas. Bili tayo ng maraming ano dito. Sakit yun akong diri lang. Sa? Ang diri. Hindi, sakit yun, churon. Tapos yung drone guys, andun na rin sa luggage, okay na. Sinafety. Sinecure ko talaga. Oo, sinecure ko sa check-in bag. Luggage kasi talagang, oh, sa check-in ko. Kasi talagang, ano? Kamusta yung, ano mo, AirPods mo? Nawala yung AirPods ko eh. Sayang. 100 plus pa naman dollars yun. Dati 200 yun. Ito yung gusto kong bilhin. So yun, as I said guys na yung ano ko, yung 439, yung drone ko, sinecure ko na sa baggage kasi gagamitin ko yun sa Pilipinas. Yun, ito nga, Beats and Sony. You know, wireless. Napakaganda nito guys, tingnan nyo ha. Pwede ito suotin lang. Ay, may wire siya. Let's go. Dito na naman tayo sa chemist. Bibili tayo ng perfume, guys. Jam. Fragrance. Love. Mickey. Minnie. That's what you like. Meron din mga Ariana brand. I don't like perfume. Kain muna kami. Okay, daddy. Yeah, any lang. Yung mong gusto. See, gumanda yung camera ko guys. Kasi ginaya ko yung setup ng ano, pang vlog doon sa binila namin ng phone. Ayun o, sa tali. Ito kami guys. Tayo muna kami sa harap ng Kmart. Yan, Kmart. And tayo muna kami dun sa glit guys. Kapag pagupit na, ready na for next week. Kaso walang ano eh. Wala akong Claydo. Update na lang later guys. Siguro maano ko na to. Siguro ma-edit ko na to later. Tapos yung sugat ko guys oh. Hindi ko na vlog yung sugat ko pero kanina dumugo ulit kasi natumba si Athena. Nilagay ko si dito si Athena kanina sa likuran. Tapos natumba. May tinry kasi kaming ano, may tinry kaming product dun sa shop, sa shop na pinuntahan namin. Eh, akala niya nakalock na. Hindi pala nakalock. Tapos pag-upo ni Athena, gumanon. Tapos sinalo ko sa Athena. Ewan ko kung saan tumama, pero talagang tumama to. Tapos parang nag-grab ko siya with full force. Tapos hindi ko naisip na may sugat ako. Tapos pagtingin ko sa sugat, yun, dumugo ulit. Hindi na to dumugo eh, mga 2 days ago. Mga ngayon at kahapon din na siya dumugo. So yun, kain tayo guys. Ganda ng, ang ganda ng ano lab, look. Ito na, huwag akong palitig. Yung sabi ko. So pinang ang katanas. Ay, nice no. Very nice. Guys, ay, sorry lang. Thank you.
mga pinakinakain namin ngayon, guys. Babawiin lang namin sa biyahe. Dito kami ngayon sa harap ng Hungry Jack's, you know. So, bali, harap din siya ng KFC and McDonald's na sa likod. So, nakatambay kami ngayon, nag-aantay ng order, pero parang uwi na rin kami ngayon. Kasi, habang kumakain kami ng dinner nila mama kanina sa bahay, hindi ko na rin na-vlog. Nagkaroon ako ng order. And umuwi na rin sila papa kasi nagkaroon din sila ng order. And diretso na sila uwi. Kasi nagpagawa lang sila, guys, ng e-travel. Kasi uuwi sila sa Tuesday. So, hindi kami magkasabay. Mauuna sila dun. And kami naman sa weekends. Sa weekends ng Sabado. And yun. Bale. Siguro uuwi na kami ngayon, guys. And dito na rin. Tatapusin namin yung vlog. Tapusin namin yung vlog lang. Thank you guys for watching. And please don't forget to hit subscribe and like. Yun lang. Kita-kits next time. Siguro nasa Pinas na kami nun. Bye-bye. Bye lang.